Ay, Kuya Jed here, no, nagbabalik tayo. Tapos na tayo mag unbox nung pinadala sa atin from Espejo Farm, yung in-order natin kahapon. Bali, tawag doon is Magnolia Sweet Catimon seedling directly from the farm sa Nueva Ecija. Pinadala nila kahapon, mga 3 o'clock ng hapon. Tapos natanggap natin ngayong hapon dito sa Marikina around 2:30 ng hapon. So one day lang dumating na kagad sa atin. Bali, ito na yung halaman. Tapos na tayo mag-unbox. So very healthy yung halaman. Nasa 2 to 3 feet siya. Tapos mapapansin nyo guys, dalawa yung roots niya, isa yung stem. So ba't nagkaganon? Ang tawag dyan, ginawa ng technology, ang tawag dyan is grafting. Ang ginawa is double rootstock. So dalawa yung ugat na magbibigay ng nutrients para dun sa main stem. Para mas madali siya makapag-produce ng prutas at mas marami siyang ma-produce. Itong variety na to, yung Magnolia Sweet Catimon Mango, kaya niyang bumunga within 6 to 12 months. Kaya na niya magbunga, mag-produce ng prutas. So, ang tanong nung nakararami, magkano raw bili natin dito? Okay guys, honestly, hindi siya mura, no? Bali, ang isang seedling sa kanila is 2,500 pesos. Yan yung tinatawag nating Magnolia Sweet Mango Catimon Tree. Meron din silang yung Giant Catimon Tree naman. Ang price nun is 3,500 pesos. Yun naman, kaya tinawag na Giant, nagbubunga siya after 2 to 3 years. Pero yung bawat bunga niya, hindi siguro bumababa ng 800 grams to 1 kilo. Ganun yun. Isang piraso lang yun. So, yung sa atin, kinuha natin yung 2,500 kasi para makita natin kung matikman natin yung lasa saka kung gaano kalakas siya mag-produce. Pagka maganda siya, mag-order din tayo ng 3,500. Saka nga pala, itong 2,500 pwede ito itanim sa drum saka sa malalaking paso. Mamumunga yan saka hindi siya masyadong lumalaki. Ang maximum size nito is 6 meters. Yan ang pinakamatangkad niya. So, madali lang mag-ani. Yun nga pala, yung 2,500, akala ko ito lang yung kasama. So, meron pa palang iba. So, ipapakita ko sa inyo yung mga kasama. Aside dito sa seedling, meron siyang kasamang certification galing sa farm na nagsa-certify na galing sa kanila mismo yung farm. Galing sa kanila mismo yung seedling, tapos dun mo binili. So, sandali lang. Ito yung certificate nila galing sa farm. Nandun yung pangalan mo, yung address mo. Tapos, ang kagandahan nito, meron silang warranty. Pagka hindi na buhay yung halaman within 30 days, papalitan nila ng bago. Tapos sasabihin mo lang sa kanila ahead of time. And aside dun sa certification, meron siyang care instructions. Kung kailan ka maglalagay ng abono, kung ano yung distance ng abono dun sa halaman, saka kung gaano karami. So, yun ang kagandahan dito. And lastly, yung sa binayaran mo, may kasama pang fertilizer. Panimula. So, bihira naman maglagay ng fertilizer. Yung fertilizer, ang paglalagay ng fertilizer dito, once a month lang. So, matagal-tagal mo rin mauubos yung 1 kilo. And bago naman maubos to, sigurado nakabili ka na ng bago, hindi ba? Okay, so after 1 week, tatanim na natin siya directly sa lupa. Pagpapahingayin ko muna sa paso. Tapos I'll just update you guys. Nagawa ulit ako ng bagong video pagka itatanim na natin. Okay, see you again next time. Kuya Jadir, I'm out.